Close your eyes and bow your head. Diyos ang sa langit, maraming salamat po sa araw at kalakasan na meron po kami ngayon. Buong puso po nagpapakumbaba sa iyong paanan. Pangunahan po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Patawad po sa maraming pagkukulang. Ito po'y samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang title ng Bible story po natin ngayon ay God is always with us, even in the darkest side of our life. Basahin po natin sa King James Bible sa 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Mga bata, ang pangalan po ng tao na panaginipin ay si Joseph. Ang kanyang life story sa Bible ay mababasa sa Genesis chapter 37 verse 1 to 36 at chapter 39 to chapter 50. Si Joseph at ang kanyang family ay nakatira sa Canaan. Ah, ito ba yung kainan na pinupuntahan ng mga tao? Hindi. Ang Canaan ay isang lugar na maraming taong nakatira. Si Joseph ay meron ng 11 brothers. Naku po, malaki pala ang pamilya ni Joseph. At alam nyo, siya ang paborito ng kanilang ama na si Jacob. Siya lang ang binigyan ng colorful coat ng kanilang ama. Akala ko naman mga gold ang ibinigay sa kanya. Nainggit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Isang gabi ay nanaginip si Joseph. Sila raw magkakapatid ay nagtatali ng mga bigkis at ang bigkis ni Joseph ay nakatayo, samantalang ang bigkis ng kanyang mga kapatid ay nakayuko at nakapalibot sa bigkis ni Joseph. Kanya itong sinabi sa kanyang mga kapatid at sila ay nagalit sa kanya. Sinabihan siya, "Ibig mong sabihin, yuyuko kami sa'yo?" Subalit, muling nanaginip si Joseph. Ang araw, ang buwan at ang labing isang bituin ay yumukod sa kanya. Muli niya itong sinabi sa kanyang mga kapatid at amang si Jacob. At siya ay sinabi.